Ma'am Mary Grace. Opo, sir. So, boyfriend niyo po itong si Kapitan. Yes po. Captain Jose Buscato. Yes po. Ngayon, ang balita ko, tumatanggi siya ng anak niya dahil sabi niya mag-DNA test muna. Opo, yun pong sinasabi. Nadidiskumpiyado siya. DNA lang yung hinihingi ko sa kanila, sir, pero ayaw man nilang ipa-DNA nung una pa. Sir, ako rin sasagot sa DNA. Pupunta po yung mga staff ko dyan, kasama po yung EasyDNA para isagawa na po natin DNA test. Magandang hapon po, Ma'am Mary Grace. Magandang hapon po, sir. Idol po. Opo. So, Captain, nandito na po yung DNA result. Yes, sir. Yes, sir. At alam naman po natin, ito po ay scientific at ito po ay tinatanggap sa korte. Tama? 99.9999% ang accuracy po nito. So, therefore, kung ano pong nakasa ditong resulta, yun na po yun. Okay? Wala nang kaduda-duda. Ngayon, Captain, para yes, sir, makasiguro kung tama ngayon yung pinag-usapan namin kanina ni Sherry, sa umpisa ng programang ito ngayon araw, na nagdidiskumpiyado kayo sapagkat kulang sa buwan. Pari po, Idol Rafi, may nangyari daw po. And then September po, ng anak. Okay. And may paliwanag naman doon si Ma'am Mary Grace. Parang 8 buwan lang po, ano? Kulang, kung bibilangin. Doon sa mga sinasabi ni Captain. Okay. Sir, antayin ko na lang yung ano, sir, kung ano yung result dyan sa answer sa test, sir. Okay. Ma'am Mary Grace, nung binubuntis niyo po yung baby, nagbigay ho ba ng support si Captain, Madam? Nagbibigay po ng pakonti-konti po, pero kailangan po i-remind. Pag hindi po ako nag-chat, wala po. Ayun, okay. Sige, titingnan ko na ito. Maestro, padamdaman natin ito. Jesus. Oops, sandali. Naku po. Ma'am Mary Grace, bakit niyo po nasabi na si Captain talaga ang tatay? Kung tutusin yung traditional na way to determine kung talagang yung bata ay ang tatay ay yung sinasabi mong the father talaga of the child, bibilangin mo po sa buwan, 9 months po talaga yung normal unless kung ito po ay hindi po normal delivery. 8 months lang po. Kasi po, yung last regla ko po is December. Tapos, January nag-start ng count. Tapos, yung expected date ko po no pagpakanak is October 1. Tapos, nung pumunta ako ng prenatal sa OB ko po, pag-check niya sa akin noong September 14, is nag-open na yung cervix ko po. 2 inches na po yung opening ng cervix ko. So, ang ginawa ko niya po is parang binutas niya yung water bag ko kasi pwede na po akong papaanakin kasi ang kanyang inaalala is malayo po yung sa amin papuntang Negros po, sasakay pa po ng barko. Okay. So, tapos ganoon. Tapos okay, ang explanation naman po is two weeks before the expected at 2 weeks after is pwede na po ipalabas yung baby. Ayun, okay. Medyo pagdating sa aspeto niyan, naligaw na ako. Hindi ako nakaintindi masyado. However, ito, merong isang nag-send ng message sa atin, isang netizen, sabi, tama lang yan ang bilang, sir. Ganyan din yung sa akin, sabi ni Lydia Kilingkin. Okay. So, obviously, itong si Ma'am Lydia, may baby to at parang kalintulad yung sitwasyon niya, yes, sa sitwasyon ni Ma'am Mary Grace. Direk, yan natin. Mhm. Oops, medyo malapit na. Captain. Yes, sir. Captain. Now. Yes, sir. So, yung pagbibilang po ni Ma'am Mary Grace ang ayon ka doon, yung kanyang mga paliwanag. No, sir, wala rin kasi akong masyadong alam diyan, sir, sa ano, sir. Sa pagbubuntis, sir, pero kung bibilangin talaga, sir, kulang kasi, sir. Kaya yun lang, sir. Antayin ko na lang. Tama, Captain. Ganon din po ako. Doon sa mga hindi nakakaintindi, of course, pareho tayong, hindi naman tayo mga nanay, ano, hindi tayo babae, Captain. So, hindi natin maintindihan yan. Ang makaintindi lang talaga yung mga babae na nagtanong sa kanilang mga OB na seminar or sinabihan ng kanilang OB yung sistema ng panganak at kailan at paano, etc. Sige. Captain! Yes, sir. Mukhang
medyo may punto nga kayo ayon sa imang mga netizen na kalalakihan dito na tumataas nga talaga ang kilay. Pero saan niyo po nakuha yung idea na yon na pareho tayo na 8 months, kailangan talaga 9 months, eksakto? Base lang din dun sa mga nakita ko sa amin, sir. 9 months talaga, sir, yung ano, sir. 9 months. Dali. Pintang ko. Captain. Ako, si Captain mukhang si Captain si swerte na ata rito. Oops. Oh, last na talaga. Ma'am Mary. Yes pa, Sir Idol. Kung sakasakali, ready ka naman tanggapin kung ano man yung desisyon. Sport, opo, sport ka lang. Confident po ako kasi alam ko po na siya yung ama at walang ibang gumalaw po sa akin. Siya lang po. Ah, very confident si ma'am. Gano'n kayo ka-confident, ma'am? 100% po. Kasi wala naman akong ibang boyfriend noon po. Wala talaga. Pinta natin, takpon mo kasi. Close natin. Sandali lang, ha? Sandali. Ano na ba ito? Eto na! Eto na po, nakalagay rito. Child, si Tio Ethan, alleged father, Jose Tanto Buscato Jr. 99.99999%. Walang katapusan na 9. Tuldok lang ang pwedeng sabihing nagkamali. Pero kumbaga, 1 in a billion or something. So, Captain? Yes, sir. Hindi. Umpisa mo, Captain. Hindi. Yes, sir. Hindi ikaw? Naku po. Doktor mo, Captain, hindi ikaw? 99.999%, Captain, hindi ikaw? Naku, ma'am. Captain, nandiyan ka pa? Yes, sir. Yes, sir. Ayon po dito sa DNA Diagnostic Center, hindi po ikaw ang tama dahil kayo po'y mali. Ang tama po si ma'am. Ikaw po ang tatay, 99.999%. Ayan. Panalo si ma'am. Ma'am, kayo po ang walang kaduda-duda ayon po sa sensya. Kayo po ang walang kaduda-duda. Talagang tama at ito pong si Captain ay mali at siya po talagang tatay. Opo. Tumugang sa mukha nga niya yung baby ko. Captain? Yes, sir. Ano po ang reaksyon ninyo ngayon po na patunayan na without a doubt kayo po yung father ng bata? Sir, sa una pa lang, sir, yun lang naman yung inaantay ko, sir, na magkaroon ng ano, sir, ng sagot. Opo. Sa mga ano, sir, mga katanungan, sir. Sa akin lang naman, sir, mga problema. Totoong kanyang. Sir, gusto niyo po mag-sorry kay ma'am? Kasi pinagdudahan niyo po siya at napatunayan po sa sensya na mali po yung pagdududa nyo sa kanya. Mag-apologize kayo, mag-sorry kayo dahil nasaktan po siya for a long, long time, for several months, nasaktan siya dahil dun sa pagdududa nyo at sinasabi nyo na hindi ako ama. So pagsasabi mo ng gano'n, hindi siya ama, para bagang meron pa siyang ibang karelasyon na lalaki. Yes, sir. Kung ano man yung mali ko sa nanay ng bata, sorry po. Ma'am Mary Grace, nag-apologize na po si Captain. Ano pong reaction niyo dun sa apology niya, ma'am? Siguro po, through time, mapapatawad ko po siya. Pero sasabihin ko lang po, lahat ng nangyari sa akin po is napakasasya talaga po. Kasi para po bang pinaasa lang niya po ako nung nalaman ng nanay at tatay ko po na may nangyari sa amin. Nag-ano po kami, nag-usap-usap kaming apat. Tapos ang pangako pa nga niyo po noon is papakasalan. Tapos noon, wala na, after ilang months nung
ano is hindi siya sure sa akin. Parang hindi ko na hindi na ako nag-expect na kasal po kasi nalaman ko po na 3 months ahead nung bago ako mabuntis, may 3 months siyang anak sa kanyang ex. Tapos po, nung nag 3 months na po yung chan ko, is nakabuntis po siya ng iba sa kabilang town po ng kanyang na-assign na station po. Pagkatapos po nung nag-live, nung pumunta ko dyan, nag-chat sa akin yung kapatid ng babae na nabuntis niya rin po. Tapos sinabi niya sa akin na, kung ano ang ginawa ni police captain sa iyo, ma'am, ganyan na yung ginawa ni police captain sa ate ko. Masaya po ang ate ko kasi po, para bang nabigyan siya ng leksyon or naipahayag na sa, na, kung ano talaga siyang klaseng lalaki po. Okay. Tapos po, pagkatapos nun, is nag-chat na sa akin yung babae na parang gusto niya rin po ng kagaya po ng ginawa ko po. Kasi sinustentohan lang po siya ng ilang buwan. Tapos nun, is tumakas na po. Ganyan yun din po yung ginawa niya sa akin. Okay. Kaya, yung loob ko po is, para bang may nagdaga na masakit. Kasi, hindi ko po inaasahan yun. Yung 3 months na nagbuntis po ako, palagi po ako nag-release out sa kanya. Tapos, sabi ko, anong gagawin ko? Paano ko to? Iha-handle kasi siya malayo tapos minsan lang siya mag-reply tapos ganoon pa po napapaasa siya niya tapos yun na palang ginagawa niya iman sa kong buntis nabuntis na naman siya ng iba tapos po dito po sa amin marami pong nagsasabi na may mga anak rin po siya sa iba, may mga anak po sa iba. Okay, sige po. Kaya po talaga ang tama rito, pag-usapan na po natin ngayon doon sa support kasi yun ang pinaka-reason ba't to kayo lumapit sa amin dahil hindi nag-support itong si Captain. Captain, ilalapit po namin to sa kataas-taasan sa PNP at kung kinakailangan, doon po siguro sa admin ninyo para masiguro na buwan-buwan kung pwede salary deduction para makarating kay Ma'am yung tamang support para sa bata, Captain. Yes, sir. Ganun na naman po. So sasamahan niyo po kami sa Camp Krame, kasama po si Ma'am Mary Grace at doon po magkaroon ng agreement, permahan na para magiging automatic po tuwing paid ninyo yung suporta para sa bata ninyo ni Ma'am Mary Grace. Okay? Yes sir. Very good. Okay. So Ma'am Mary Grace, ganun na lamang po. Sa Krame po, sasamahan namin kayo kasama po si Captain at doon po magkaroon po ng agreement na para matik, hindi niya na kailangan pang habol-habol sa kanya, kada buwan may matatanggap kayong pera para kay baby, para dun sa anak niyo. Okay? Sige, ganun na lamang. At congratulations ma'am at kayo po talagang tama from the very beginning. Ingat po kayo palagi madam. Maraming salamat po Sir Idol. Opo. Dahil po sa inyo, nabigyan po ng hustisya yung karapatan ng baby ko po. So, yes ma'am. Okay. Sige ma'am. Anytime. Salamat po sa Rapid 2.9 in action ng mga staff sa buong team po. Opo ma'am. Okay, Captain, ganun na lang po. Yes sir. Meron lang ako advice, Captain. Next time hinahinay po sa pagbubuntis. Ano po? Yung pagbubuntis ng mga kababaihan. Lelo ka na po muna. Captain, kasi marami na palang reklamo, ang dami mo na po na buntis, parang lumilito ba sinasabi ni ma'am parang buntisero po kayo. Captain, okay? Magandang hapon po sa inyong dalawa. Ba't ka tumatawa? Sige, thank you. Okay.